Mainit na mainit ngayon si BP Sara Duterte dahil daw sa kanyang intelligence funds, hinahanap ng makabayad black yung expenditure report niya. Eh hindi ba nga, hindi naman niya, hindi yung intelligence funds eh... hindi naman auditable. Pero correct me if I'm wrong. Magtataka tayo. Ito talaga masasabi mo na yung mga makakaliwa, yung mga dilawan, galit talaga sa Duterte. Magtataka ka. Walang iskandalong kinasangkutan ito si Inday. Wala, walang iskandalo. Si BBM ang dami na. Umpisa pa lang SRA. Umpisa pa lang yun, bigas. Ay, ano, asukal. Pangalawa, travel, tapos nanood ng, may kasagsagan ng bagyo rito, nanood ng karera ng kotse dyan sa Singapore. Tapos, yung kaso na kinasasangkutan nung bayaw na di umano, smuggler daw, meron pang lumutang na Michael Ma, nakaparehas ng yung opisina nung Michael Ma at opisina ni First Lady, iisa. Iisang building, iisang address. Pero bakit hindi nila pinapansin yun? Ang gulo-gulo na. Yung 20 peso na kilo ng bigas, tinatanong nyo lang kung kailan. Kung kailan ma-achieve nung sinabing not in 2 years, okay na sa inyo. Kumbaga, ito si Bongbong, ang daming palpak na ginawa nito as early as 1 year. Kung hindi man siya, yung mga nasa paligid niya. Pero bakit ang pinai-impeach nyo, yung Vice President, pinai-impeach nyo yung Vice President na wala naman trabaho. Eh kahit mawala bukas yan si Inday Sara, gagana pa rin ang gobyerno. Oo, pwedeng kayaan nyo siya, tinatrabaho, kasi mayroong utos, kautos-utusan ng kataas-taasang kasindakatuhan ninyo na as early as now, sirain na kagad si Inday Sara, pasabugin na kagad lahat ng bahong pwedeng idikit natin kay Inday Sara para yung tiwala ng tao sa kanya bumaba, nang bumaba, nang bumaba. Tapos, bumango, nang bumango yung mga posibleng makalaban niya sa 2028. Kung tatakbo sa 2028 ito at kung magkaka-eleksyon tayo sa 2028. O kasi alam naman natin na yung makabayad black, ang kanilang Speaker of the House ay... pinsan ng presidente na parang ginugroom ng presidente para umalit sa kanya. Kaya magtataka ka, bakit nyo pinoproblema yung ano, yung intelligence fund or confidential funds ni Inday, samantalang si Marcos meron din siyang confidential funds. Tapos pag nagbiyahe yan sa ibang bansa, ang dami-daming kasama niyan. Tapos tingnan mo, panay pang pa-party niyan. Nagpa-fashion show pa yan. Nagpa-concert pa yan. Si Inday na pinalinis lang naman yung mga nakadikit sa dingding natin sa mga silid-paralan. Yun ang gusto niyong matanggal. Bakit? President Sara Duterte, ang mga akusasyon na ipinupukol laban sa kanya ni House Deputy Minority Leader at Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng Office of the Vice President kahapon, sinabi ni VP Sara na welcome sa kanya ang anumang investigasyon hinggil sa umano'y hindi otorisadong paggamit ng OVP ng confidential funds noong 2022. Pero sa ngayon ay hindi anya deserve ni Congresswoman Castro ang anumang paliwanag dahil hindi naman handa sa klase ang mambabatas di tulad ng isang mabuting teacher. Akala ninyo, Congress at Frasco, kaya nyong ibuli si Inday Sara? Nagkakamali kayo. Si Inday Sara, according to his father, mas loko-loko pa yan kaysa sa kanya. Kaya kung tatrabaho nyo siya, sabi nga nyo, edi sige, edi pa-impeach mo. Bibigyan ko kayo ng isang sample. Yung Office of the Vice President dito sa Mandaluyong, yung Office of the Vice President sa Mandaluyong, everyday, since napakahaba nung pila dyan na ina-accommodate nila. Naririnig ko sa tuwing pipirma sila sa gwardiya nung visitor's ID. Ano pong kailangan nila? Nakaschedule po ako ngayon, medical assistance. Nakaschedule po ako ngayon, burial assistant. Nakaschedule po ako ngayon, hospital assistant. Ang dami mga bossing. Siguro sa isang araw, nag-a-accommodate ang Office of the Vice President ng hindi bababa sa 50 na mga nanghihingi ng tulong sa kanyang opisina. Lahat ng klase ng tulong.
Lahat lahat nung pumunta doon, wala pong nakakapunta doon nang hindi naka-schedule. Organized po sila. Pag pumunta ka doon, hindi ka chance passenger. Pag pumunta ka doon, naka-schedule ka talaga. So yung nakikita mo doon, na higit kumulang 50 araw-araw, natutulungan niya ng opisina ng Vice President. So, masasabi ko na yung budget ng intelligence or confidential funds or yung budget ng ng VP, ng OVP na u-utilize talaga. I dare you mga bossing, pumunta kayo sa opisina ni Inday Sara dyan sa Mandaluyong. Makikita nyo yung dami ng tinutulungan niya dyan. Hindi kasing dami ng tinutulungan ng PCSO, but lahat nung nagpupunta ron everyday, wala pong umuuwing luhaan. Dagdag pa ni VP Sara na way maging masayaan niya si Frasco sa ideya nito na patalsikin siya sa kanyang opisina. Nauna nang iginiit ni VP Inday Sara na nagamit sa tama ang nasabing confidential funds ng... Pinipigilan kasi talaga nila si Inday na as early as now mamayagpag. Pinipigilan nila yun, bakit? Kasi sobrang hirap ng inabot nila nung panahon ni PRD. Galit na galit ang mga yan, bakit? Ang daming sumurrender ng mga NPA. Apakaraming sumurrender ng mga galit sa gobyerno. Gulat na gulat sila ba? May gobyerno pala. Na brainwash pala kami. Galit na galit sila. Kasi nung panahon nga ni PRD, yung insurhensya humina talaga. Tumami yung mga nagbalik loob sa gobyerno. Kaya urat na urat talaga tong mga to. Ngayon, nanalo si BBM, back to regular programming na naman sila. As early as now, ayaw na nilang bumalik doon sa dating panahon ni PRD. Kaya as early as now, kailangan na nating sirain tong ali na to. As early as now, kailangan nating pahinain yung tiwala ng tao dito sa ali na to. Ang problema, Madam Frasco ng ACT Teachers Party List, ang problema po, wala nang naniniwala sa inyo. Ang problema, yung mga tao, mga bossing, nag-lay low lang sila. Nag-lay low lang sila, mga boss, sa... Eh, Inday, dahil napipikon sila minsan. Dahil minsan may tira supply din si Madam. O minsan may mga biglang wala naman siyang parang walang pakialam. Pero hindi ibig sabihin nun, galit na yung mga tao sa kanya. O lagi niyong iisipin na dito sa channel natin, sinasabi natin yan na kapag tama palakpakan, pag mali banatan. Ginigising lang nila si Inday para, alam mo yun, bumalik sa dating katinuan. But it doesn't mean na galit ang mga tao kay Inday. Nagtampo man yung mga tao sa kanya dahil hindi siya tumakbo ng presidente. Pero I'm pretty sure, kapag ito ang kinanti nyo, kita mo naman, isang beses lang nag-tweet, tambaluslos. Isang buong buwan hanggang ngayon, naging expression na siya even ng mga taga-Maynila. Kaya ganyang katindi ang mga... Duterte na yan. Kaya itong mga makabayad block na to, pinipilit ang lahat para talagang masiraan nila tong babaeng are. OVP, sa press conference kahapon ng makabayan block, sinabi ng grupo na pinag-aaralan nila ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y questionableng paggamit nito ng confidential funds noong 2022. Nagugat ang issue ng mabanggit ng Commission on Audit sa budget hearing ng Kamara noong Webes na mayroong nasa 125 million pesos na confidential funds ang OVP noong nakaraang taon matapos na mag-take over ni VP Duterte. Yung tungkol sa impeachment, pag-aaralan natin yung mga possibility. Kaya dapat yung pondo nitong ACT Teachers Party List, tingnan nyo maigi kung saan din napupunta. Baka mamaya pinambibili ng baril ng mga rebelde yan, ha? Para mapanagot kung makikita natin talaga itong mga binanggit natin mga violation na ito, dahil lalo nga na to, misuse of public funds, technical malversation, at saka paglabag sa constitution. Sa isa pang hiwalay na pahayag, iginiit ni Representative Castro na dapat maipaliwanag ng Vice Presidente kung saan napunta ang 125 million pesos na pondo. Naniniwala rin ito na maaaring may nalabag ang OVP sa ruling ng Supreme Court hinggil sa Disbursement Acceleration Program o DAP, kung saan maaaring nagamit ang savings ng ahensya para pondohan ang nasabing confidential fund. Nauna nang hiniling ni Representative Castro sa COA na maimbestigahan ang nasabing issue. JP Nunez, US. Ayon.
Good luck kung saan mapupunta yan. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo mga makabayad black, kumakampi kayo kay BBM dahil feeling nyo ang lakas-lakas ni BBM. Magising kayo, takatotohanan. Itong aling to, kung tumakbo to nung 2022, walang bagong Pilipinas. Na itong aling to, kung ano yung tinatamasa ng mga Marcos ngayon na kapangyarihan at karangyaan, yun ay dahil nagbigay itong babaeng to. Nag-giveaway itong babaeng to. Because, I am telling you, ilang mga Marcos ang nanligaw sa kanya. Ilan ang nagpunta sa kanya, hinara na yan. Para lang mag-VP yan. So, yung vulnerabilities ni Inday Sara, minanipulate nila. They took advantage of her vulnerabilities, her weaknesses, to ano, para pilitin siya or ma-convince siya to run or vice. At kung itong aling to, hindi to, at tumakbo to ng presidente, yung initial na survey, nasa 54% si Inday Sara ang trust rating niya sa mga presidential balls, si Bongbong Marcos, 18, 18, si Lenny, 6, si Isko, 6. Ganun po, kalayo yung diferensya ni Inday Sara kay BBM. Kaya itong mga pulahan na akala mo talaga eh lahat ng bumoto kay Marcos ay loyalista, hindi po. Kasi po, mas lamang po si Inday Sara ng 1 million na boto sa kanya. 31 million lang ang bumoto sa presidente nyo. Dito kay Inday, 32. So, lamang siya ng halos 1 million. Ibig sabihin, may mga bumoto kay Inday na hindi bumoto kay BBM. Pero lahat ng bumoto kay BBM, bumoto kay Inday. Kaya kung feeling ninyo, kaya niya si Inday patumbahin, feeling ninyo kaya niya si Inday baboy-babuhin, mahat na maniwala kayo, subukan nyo lang at magkakaalaman kayo pare-parehas dyan.